guys! Welcome back to my channel. So, kung mapapansin nyo, parehas yung suot ko sa naunang video. Kasi, parehas lang ng date na pinilm ko ito. Para isahang, ano lang. Kasi, sabay ko silang binili. Gusto ko silang matikman. So, parehas ko na silang pinilm the same date dahil baka mapanis ang ating mga pagkain. Ayan, guys. Meron akong isang tinikman. Itong titikman natin ngayon, guys. Ano lang ako, kasi sobrang mahal ng mga bread niya, mga pies niya, mga cakes niya. So, nung dumaan ako sa Divisoria, sa may Tutuban Mall, Biko, itesting ko yung isang bread nila. Kung ano ba talaga, bakit ganun na lang kamahal yung bread nila? Ganun talaga yung naging ano ko sa kanila. Bakit ganun kamahal yung bread nila? Eh, bread lang naman yan. Pies lang naman yan. Sabi ko ganun. So, ngayon, para matanggal ang mga katanungan sa ating utak, ayan, bumili ako ng isa. Banapol. Banapol siya. Pies and cakes. Ayan, ang packaging nila. Brown paper bag na naman. At may Apple sticker sila na nakalagay doon yung Banapol Pies and Cheesecake. Ayan, guys. At guys, sasabayan na rin natin siya ng review ng The Kasi Milk Cake. Milk Tea. Ayan, The Kasi, ewan ko, The Kasi Tea, ganyan. Yan yung packaging ng The Kasi Milk Tea. Yan. Alam nyo guys, hindi ako ano sa packaging nila, no? Wala akong against sa The Kasi. Pero, big no-no sa akin itong ganitong packaging para sa pag-takeout. Ito na yung tsura niya guys, kapag nilabas sa white paper. Yan. Para siyang ordinaryong pie. Wala namang special sa kanya. Pero alam nyo guys, ang presyo nito, 115 pesos. Ito, 115 pesos. Kasi sabi ko, sobrang mahal nung pies. Ganun lang kalaki, tapos 115 pesos. Parang nakakaloka, diba? Kaya, titikman natin siya para malaman natin kung bakit siya 150 pesos. Alam nyo guys ha, tingnan nyo naman ang 115 pesos natin, ang laman. Diba, ampaw yung laman. So parang sa itsura niya, parang hindi siya worth it para sa 115 pesos. Tingnan nyo guys. Ayan. Ang flavor pala nito ay cheese and mushroom pie. Yun ang tawag niya. Yun ang pangalan niya. Kasi sabi ko kanina, ate, ano ba yung ano nyo? Ano ba yung bestseller nyo dun sa pie nyo? Kasi ngayon ko lang siya titikman. So, ang sabi niya ay cheese and mushroom. Ewan ko kung ine-echos lang ako nun ng ate. Ah. So, ito lang muna ang kakainin natin, yung maliit. Dahil nabusog ako dun sa shawarma natin. Tikman lang natin kasi ako na ano na lang ako kasi yung loob niya, hangin lang, wala talagang, hindi siya talaga malaman. Konti lang yung palaman niya. So, parang hindi worth it yung 150 natin. Alam nyo guys, nagbago na yung ang bilis magbago. Alam nyo guys, mali ako. Inaamin ko, mali ako. Grabe. Medyo mataas siya sa 115. Pero, yung sa lasa niya, kung sana kaya pa nilang babaan kahit ng mga
Mga 80, ganun, something. Masarap siya. Masarap siya, guys. So, ayun nga guys, no? Magpa-final thoughts na ako kasi busog na ako. Sa unang tingin, yung appearance ng Banapol, para masasabi mo, hindi worth it yung 115 pesos mo para sa ganitong pay lang. At totoo lang, kasi tingnan nyo naman, bahaw na bahaw siya, yung palaman niya. Pero once na tinikman nyo na siya, once na kinagatan nyo na siya, doon mo makikita kung bakit, doon, yun yung sagot kung bakit siya 115. Yung tinapay niya napakalambot. Yung flavor, nandun, malalasahan mo yung mushroom, pati yung cheese. Sobrang iba. Iba itong pie na to. Ang sarap. Ewan ko kung bakit ito tinawag na Banapol, eh wala naman siyang banana. Tsaka wala din apple. Joke. Yun. Hey guys, yung totoo, sobrang sulit, pero kung sana, kung mas mababa lang siya sa 100, ganun, okay itong tinapay na to. Pero sa lasa, panalo-panalo siya, thumbs up siya sa akin. Sobrang sarap. Para siyang hindi pie, para siyang donut ng Krispy Kreme dahil sobrang lambot. Ng tinapay niya, ang sarap. Pati yung palaman, ang sarap. Malalasa mo yung mushroom, yung cream, yung pinalaman nila sa loob. Napakasarap. At itong Dakasi Milk Tea, masasabi ko lang, 75% din siya. Nung bumili ako sa Gongcha ng milk tea, 75% yung pinaano ko sa kanila na sugar. O, tama-tama na yung sugar dun sa lasa ng milk tea. Kung mas gusto niya ng mas strong yung tea, kahit na para silang 75%, mas strong ang tea ng Dakasi. Mas ano siya sa mga mas gusto yung tea talaga. Pero, yung pearl ng Dakasi versus sa Gongcha, mas gusto ko yung pearls ng ano, ng Gongcha. Kasi, sobrang ano yun eh, sobrang yung makunat. Ito kasi malambot eh. Malambot yung, ewan ko kung dito lang sa branch ng Divisoria yung malambot yung ano, yung pearls. Kasi yung pearl ng pearls ng Gongcha dyan sa may SM. Makunat. Ito malambot eh, parang malambot yung ano niya, yung pearls niya. Pero sa lasa, guys, approve ako. Sa packaging, hindi. Sa packaging, pag take out ha, ito yung sinasabi ko. Hindi ako masyado ano, pero yung packaging niya na ganyan, patok na ano sa akin yan, thumbs up sa akin, kasi parang relax na relax ka, ganyan.
Kasi guys, ang packaging ng Gongcha kapag bumili kayo, hindi ganito. Paper bag siya, eco bag siya, tapos nakalagay Gongcha. Yun lang. Yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Sana na-enjoy nyo ang aking video. Ayan. Kung gusto nyong comment down below kung ano pang flavor ng Banapol ang gusto nyo doon at para matikman ko rin. Kasi first time ko rin tong tikman, pati tong Bakasi. Ayan guys, comment down nyo rin kung ano pang mga gusto nyo milk tea and gusto nyo yung tikman natin para naman matikman natin. Ayun lang guys, maraming salamat sa panonood. Magkita-kita tayo ulit sa next video. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. At click the notification bell para ma-update kayo sa mga bago pang upload. Maraming salamat! Paalam!